Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Today po in this video, tayo po ay mag-highlight sa buhok at gagamitin po natin ang OMG Bleaching Powder and 9% Oxidizing. Ang gagamitin po natin ay Frosting Cap and then kukulayin po natin ang Ash Gray Hair Color. So guys, keep in watching! Okay, matapos po nating suklaying mabuti ang buhok ni customer, ire-ready na po nating lagyan ng frosting cap. Okay, siguraduhin po natin na maayos po ang pagkakalagay para madali po nating mahila yung buhok po papunta po sa butas po ng frosting cap. So, baka maitanong nyo kung bakit yan po ang ating ginamit. Kapag ang buhok po kasi ng ating customer ay short hair to medium, at medyo po naka-layer, pwede po natin gamitin ang frosting cap kasi medyo madali pa po yung hilahin papunta po sa frosting cap yung pong buhok at mas maiiwasan din po natin na hindi po talaga dumikit sa scalp yung bleaching powder. Pero guys, kapag ang buhok po ay mas lalampas pa po dyan yung length, mas hahaba pa, mas mabuti po na gamitin po talaga natin ang foil. Kasi po, mahihirapan na po tayong hilahin yung buhok ni customer kapag po masahaba pa diyan. So, kumuha lang po tayo ng buhok po na gusto niya pong i-highlight. So, siguraduhin lang po natin na pantay-pantay yung lahat po ng ating lalagyan po ng bleaching powder para mas maganda po yung maging resulta niyan. So, bali yung ginagawa po natin ngayon, narito po tayo sa bandang likod. At ikabilang side at ganyan din po sa harap, yun po ang ating kukuhanan. So medyo matagal po yan kapag tayo po ay kumukuha po ng buhok papunta po sa frosting cap. So guys, gusto ko po mag-thank you sa lahat po ng patuloy at patuloy po na sumusuporta sa ating pong channel. Sa araw-araw po na panunood nyo po, nawa po ay meron po kayong natututuhan sa bawat upload po natin. At sa mga bago naman po sa ating YouTube channel, don't forget to like, subscribe, and share. At click the bell all para updated po kayo every time po na may bago po tayong upload. At every week guys, mayroon po tayong upload. Alin man po sa hair, nail, or cooking. So guys, thank you po talaga sa lahat po ng patuloy at patuloy pong sumusuporta sa ating channel, Sel Manggia TV. Matapos po natin gawin ang lahat ng yan, magmimix na po tayo ng bleaching powder at ang gagamitin po natin ay 9%. So, bali dalawang bleaching powder po ang ating ginamit at gayon din po, kulang-kulang po na isang OMG na 9%. Kasi guys, mayroon na po siyang previous hair color. So, para maiwasan po talagang madamage yung buhok niya, 9% na lang po ang ating ginamit sa bleaching powder. So, ayan po, i-apply na po natin. So baka maitanong nyo kung gaano ba katagal na ibababad yung bleaching powder sa buhok. So hindi po lagi tayo depende sa oras. Sa halip, i-check na lang po natin mabuti lagi kasi ang bleaching powder po napakabilis po niyang mag-react sa buhok once po na ating ini-apply. Kaya siguraduhin po natin, bantayan po talaga natin mabuti para maiwasan po natin na ma-damage. Kasi yun nga pong talagang bantay na kompleto treatment na da-damage pa po, lalo na po talaga kapag hindi po natin babantayan. So, sa halip po na magdepende tayo sa oras, bagaman may oras din po yan, halimbawa 10, 15 minutes hanggang 20 to 30, pero the best pa rin po na atin pong babantayang mabuti. Kasi kahit hindi pa po natin nakukuha yung level po ng buhok na yung pagka-light niya, kahit hindi pa po natin nakukuha kung ang buhok naman po niya ay yung para pong nagra-rubberize na, wala po tayong dapat gawin kundi anlawan na po kaagad.
So, applyan po natin lahat. Lahat-lahat po, siguraduhin natin para po pantay-pantay ang pagkaka-bleach po natin. Ang pag-a-apply po niyan, sa likod, tapos sa tigkabilang side, lahat-lahat po lalagyan. Pagkatapos po niyan, kahit anong pong klaseng plastic cup or shower cup, pwede po niyong ipang-cover po sa buhok niya para medyo po ma-develop siya ng konti. Pati po harap, yung tigabilang side, lalagyan po natin yan lahat. And then, matapos po natin lagyan, ayan na po, chinek po natin. After po ng 15 minutes, atin pong tinignan. Pero gaya po na lagi ko pong sinasabi, i-check nyo po lagi every minute po kung ano po ang nangyayari sa buhok po ng ating customer kapag nag-bleach. At pagkatapos po nun guys, atin pong inanlawan po agad ng tubig lamang. Pagkatapos po, hindi na po natin siya binlower. Sa halip po, tinawel dry na lang natin siya at ipinahinga po natin ang buhok ni customer ng kalahating oras para medyo matuyo-tayo pa po siya. Kasi iniiwasan na po natin mag-blower para po hindi na po siya mainitan. Kasi a-applyan pa nga po natin uli natin siya ngayon ng hair color po na ash gray. Gaya po ng inyong makikita ngayon. Sa pag-a-apply naman po ng ash gray, siguraduhin lamang po na lahat po talaga ng buhok, lahat ng strand ng hair niya ay ma-applyan. Yan, para makuha po natin yung gusto talaga ng ating customer na highlights. Bali, isang tube po na ash gray ang ating pong nagamit dyan. Pagkatapos po natin, mai-apply lahat ang ash gray hair color. Ang gagamitin po naman natin, ipahinga lamang po natin o ilip po yung gamot sa kanya ng mga 15 to 25 minutes. Pagkatapos po, aanlawan na po agad natin. Ang gagamitin na lang po natin, diretso po tayo sa pagtitreatment. So, hindi na po natin ipinakita ang pagtitreatment po na ating ginawa kasi kahit ano pong treatment, maliban lang po sa Brazilian, hindi po tayo nagba-Brazilian kapag po ang hair color ay ikinapit po natin, ini-apply po natin sa bleaching powder. So, ayan na po. Pagkatapos po niyan, atin po siyang babanlawan ng tubig and then treatment po yon ang kasunod. So kung ahanap naman nyo guys ay about sa hair, nails, cooking, travel, lahat po na yan ay nasa ating YouTube channel, Salmanggia TV. And then, ito na po ang kasunod na ating pong gagawin matapos po nating i-treatment. Ayan po, ating pong i-blower na po ang buhok niya ng low heat lang po ang ating pong gagamitin sapagkat para maiwasan po ang pagka-dry. And then, ating pong pinlansya lamang. And this is it guys. Oh, tingnan nyo. Napakaganda po ng resulta na ating pong ginawang
pagha-highlights using frosting cap, and then atin pong kinulayan ng ash gray. I hope po na nagustuhan nyo ating video, at huwag nyo pong kakalimutan guys na inyo pong ikat yung mga part po na na-dry dyan. So guys, thank you very much and see you guys sa mga susunod po nating video. Bye-bye!